Parang naghang siya Mac ulit eh. Mac! Ba't ka nawala? So we're gonna, last week, wala tayong show, Jolly, man. Oh man. Wala eh. Lahat tayo, walang internet nung panahon na yun eh. At saka, it's a tough, at swerte tayo. Internet lang yung, at saka kuryente lang yung issues natin. Okay. We've got a lot of friends that have been impacted by the typhoons. And luckily, our guest last week, 13 Lucky Monkey, they've graciously offered to donate something really awesome. And we're going to be putting it up for auction for our next show. So that's good. Dude, and sabi ni Dante at ni Nolly sa akin, it's something that people are really gonna go crazy over. Nako, ano kaya yan? Ano? Mga prints nila? Mga, I have no idea. We'll see. Pero if Dante says it's awesome, then I'm gonna believe it, man. I mean, those guys, they don't use that word willy-nilly. Yo. Also, wala pa si Buck, no? Naghahang yung nag-laptop yung ni Buck. Utak ni Buck. At saka yun, maraming naghahang. Teka, wala nang countdown? May countdown. Mayroon, countdown, no? I know, timehit tayo eh. Alright, and this, for this show, you can still... Ang nakikita ko kayo eh. On this show, we're gonna go back to the Litas of Davao. Hey, Michelle. She's, man, you know, yung mga taga Davao, ibang level talaga. We're gonna be raffling off a BMW cap thanks to Litas of Davao. BMW orig. Cap. Oh, legitimate, so this official merchandise. So this BMW cap came from BMW Pampanga, the Laos group. They shipped it all the way to Davao. And nalo sa Metro Manila. They're gonna ship it all the way back. So that's kind of crazy. Nakapag long way round na yung cap na yun. Hey, Sophie. Sophie Taruk is in the house. So guys, be on your best behavior. Buck, Jolly. Yari, napaaga. Binuburo ko na yung whiteboard ko. Hi, Sophie. Thanks for joining us. Can't wait to hang with you and your family again in the real world. Hopefully, things get better. Alam so, Buck, balita ko, nagbisikleta ka. Oh, naman. Tunay na rider. Tunay na biker. Zero carbon prints. Carbon prints. Carbon footprints. Siyempre, zero carbon footprint, nakagulong ka eh. Tire print yun, di ba? Pero alam mo kasi, lalo na pag nag-skid. Di ba? May carbon footprint pa rin yung paghingi. So technically, meron pa rin, hindi zero. Actually, yeah. And if I recall correctly, when you fart, majority of what you fart is carbon dioxide or monoxide. Parang si Jolly, parang climate change denial. Nawala. Bakit? Hindi ba totoo, si Baka. Hindi ba totoo yun? Utot is carbon footprint. Earth. 5G causes COVID. 1 minute. All right. So if you want to win the BMW cap, you know what? Like, share. Let's make it like and share. Subscribe. Yeah. Ayun, and good evening po, Boss Jun. Binabati tayo. Uy. Si Mel, kumusta dyan? Kumusta yung KRB? Coach, alam mo, Iba, grabe yung KRB eh. Hindi pa yata tapos yung bagyo bago nagtatayo na nagre-rebuild na agad sila. Usapang utok. Oh, last year pa nagre-rebuild sila. Oo, araw-araw rebuild. Pero Coach Mel, okay na kayo dyan? Naghihintay pa ako ng sagot, di ba? All right, 10 seconds. Usapang utot. Carbon footprint. Hindi naman ako. May OBB na tayo, di ba? Oh. May bago tayong feature. Wait. What's happening? Sola?
Hey, man. Teka. May ano, technical problems. May pinaghandaan tayong ano, may pinaghandaan tayong mag- All right. Our producer just got kicked out. Buck just got kicked out. Which means we have zero control. So Jolly and I are going to have to tread water here. We're bringing it. So let's talk about our guest tonight, Jolly. Matindi yung guest natin, Ibba. You know, what I know about our guest is we were in college together. And when me and my friends, like sila Dante, we're dreaming about bikes and saying, you know, when we get our first job, we're going to buy this motorcycle. This person was already working in college, right? He was working hard and he had a motorcycle then. And that was, I won't say when, but that's quite a while back in La Salle. And just, he's been working nonstop. He's a consummate professional. And I've never been able to ride with him. I think hindi yata ako pasado sa pogi levels. Alam mo, Iba, yung experience ko sa guest natin ngayon. Dati kasi pumunta kami ni Buck doon sa Touratech Rally. So alam mo yung ano, alam mo yung pag-flag, yung flag off, yung paalis kami BGC papuntang mystery location na GPS coordinates na. So andun kami. Ito ba yung Touratech na KTM? No, February, oo. So, doon kami lang sa KTM BGC. Ang daming tao, maingay, di ba? Nagkakapi lahat. Maingay na maingay. Tapos, men, biglang tumahimik. At naputol si Iba, na iwan ako mag-isa. Hello, guys. We are experiencing technical difficulties. Yung aking dalawang co-hosts na wala. Oh, hey, Ryan. Oh, there. Hey, Jolly. Yun. Naputol yung ano natin eh, naputol yung mga co-hosts natin eh. Pati yung pati yung producer. Pati yung producer. So paano to? Tayo na lang magbubulahan dito. Oo. Yung problema pa. Nakaiba yung script. Uy, Iba. Sabi na eh. Sabi na eh. Yeah, talaga, but hey. Pinaghihandaan pa naman namin. Meron kaming ginawang ano, OBB na intro eh. Pinaghirapan pa naman namin yan. Well, shout out muna tayo. Hey, Dino Santos is watching. Ayun, Boss Dino. On Facebook. Yeah. Oh my God, nakakahiya. Hey, Bob, welcome to Tunay Na Rider. Thanks for joining us. Oh, okay. Thanks for having us, Ryan. We really love your show. We're big fans. Buti nakaabot yung mga guests natin. Oh, nawala na naman. Nako, nawala. All right. We'll power through. This is the first time it's happened, but you know what? We're not really professionals here, so screw it. We're trying. We're trying real hard. We're gonna wing it. Yeah. No. So this has happened actually to Jolly on live TV. This exact same thing. Jolly was left, but it's on live TV because Jolly's got a show with Jay. Right, PH. Yeah. And Jay's phone got cut, and Jolly was like, "Oh shit!" First time. Wasan na si Jolly jan? Wala akong script. Tapos in the middle of a report, naputol si Jay. So hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan. Tapos live. Tapos biglang nag full screen sa mukha ko. Tapos parang andun ako ng 10 seconds sa katiting lang ako sa camera. Ayan na naman. Nawala na naman sila. Oh, eh, bati-bati muna tayo. Ayun. Hey, Sophie Tarouk is online. Hey, Sophie, how's your dad? Where's ano? Nako. Where's BCJ? Jay on board? BCJ na yun. Nag-newscast. Si Teacher Mel, oh, gustong-gusto yung usapang utot. Oh. Hey, Coach Mel. Coach Mel, kamusta na KRB? Oh, I've been meaning to mananawagan lang po Coach Mel. Babalik po ako ng KRB soon. I need coaching again. Yeah, definitely need coaching. I want to get some coaching from Mel and also with
Joey Storm. Yun. Kanga ni Mel. Anyan, education sa motorcycle never stops. Uy, andyan ako. Never. Uy, si Ba. Ayan, welcome back. Uy, si Ba. Ayun, welcome to Tunay Na Rider, Ibba and Buck. Yan yung ating mga guests. May pinuntahan lang kami saglit. Oh, nakita muna kami ni Buck. May delivery. All right, you know what? Before I get cut again, I'm just gonna jump right into it. Ryan, I know you've been riding for a long time. We've got a lot of common friends. We were in La Salle at the same time, though I look way, way older than you. but yeah. What got you into riding? Ano eh, BMX, yung ano, yung pagbibisikleta. As far back. Pareho kami. As far back as I could remember, gusto ko talaga nung dalawang gulong because ano eh, I have a 9-year gap sa kuya ko. Dalawa lang kami magkapatid. Sa pagkakaalam ko, yung kuya ko, growing up, ano eh, inabutan ko siya, may malay na ako, teenager na siya. And they were they would always race around on dirt tracks sa BF Homes sa Paranaque kasi mga bakanting lote pa noon ng BF Homes. Nagkakarera sila ng BMX and I wanted in. And it was just a natural progression and yun, yung mga barkada nila nakikita ko dumadating sa bahay naka-hopper. You guys remember the hopper, right? Yep. Tapos yung naging yung ano yung Honda Trendy, yung Northeast Paseo, tapos yung doon yung Paseo yung tatlo gulong, di ba? So I've always wanted to ano. You had one of those? No, never anything motorized. I've always liked going around the suburban streets of BF Paranaque on a bicycle. And since we were kids, gusto talaga naming magkapatid ng motorsiklo but bawal sa pamilya, bawal sa lola, bawal sa mga magulang. And yun, parang we've always wanted motorized vehicles. Pero nagkaroon na lang ako ng motor, una kong motor, 19 years old na ako, Vespa. Nung finally, PX150. Kasi may ano nun eh, nagtatrabaho na ako sa GMA nun. Sa morning sa GMA and there was on display on the lobby of GMA may PX150 tapos naka-promo pa ang distributor pa noon si ano eh si Veloci Motors so may promo I remember them. Yeah. May promo pa noon parang zero interest para sa mga empleyado. I was getting sweldo na. So finally na-convince ko yung actually hindi ko na-convince yung mom ko. Inuwi ko na lang siya. Inag-uwi na lang ako ng Vespa basically. And yun, ganun ako nasimulan. Now for the reason as for the reason of wanting a motorcycle, parang ano eh, parang in my mind's eye, gusto kong naka-leather jacket. Alam mo yun, yung itsura ng biker growing up, the biker for me was such a iconic look. Oh, leather jacket, that freedom, that wind in your face, parang yep, yun yep. Yung gusto kong yun yung na-imagine ko sa sarili ko na kaya ko gusto magmotor. And true enough, the cliches proved to be true because when I actually experienced my first motorbike, which is the Vespa, feeling ko talaga noon, biker na ako, 'di ba? Yung then ito na to, 'di ba? Ayos na on a, dito. On a PX200 or 150? 150. Two-stroke pa yun. PX150. Yep. Leather na chaleco, PX1. Maganda. Yung leather na chaleco, lumaki kasi ako sa biking community na ina-earn siya. Kasi yung mga friends ko sa pagbe-Vespa were mad dogs. So yung chaleco, ina-earn siya. So hindi siya simpleng yeah, oy kasama ka pa ngayon. May surprise guest tayo. may nangapit tayo. Hindi ko pa tayo binuko si Toto yan. Alam ko na itsura talaga eh. So yun, yung napadaan lang. Oh, diyan ka lang.
para ano, marami tayong kwento. So yun, gusto ko sana talaga chaps tapos walang maong sa ilalim. Pwede ba yun? Yung ganun eh. Wait, sandali. We've got a lot of comments here, man. Let's bring up Gino Rufino's comment. Hey, Gino. I don't understand what that means. Leather chaps. Oh, wait, wala si Sola. You want to see? Gino Rufino. You want to see what happens in a bag of nips. Oh, my God. Ito na, gumaganti na. Pinaganti na kayo. Ano ba to? Utuwa na agad? Ano aga-aga? Hindi man lang pinaalago, ah. I don't understand the obsession of your fans like si Direk Sid. I'm here for Ryan's nips. Ryan, what do you guys do when you ride with these guys? There's a lot of nipple talk, man. Gusto niyo ba talagang malaman ang kwento kung bakit? Bakit? Wala, gumaganti lang yan si Sid. Hindi kasi, sa thread na usapan sa WhatsApp, napag-initan minsan yung may post si Direk Sid eh, nasa Baler. Tapos, maporma si Direk Sid eh. Diba? Japorms talaga yun. Oo. Eh, minsan, sa IG stories niya, nag-post siya, lumabas yung nag-nip slip eh. So naging topic ng linggo kaya hanggang sa pumasok na sa tunay na rider anak ng teteng. Hoy Sid, ba't ako ginaganti mo si Paolo Cabrera nagsimula noon, hindi ako. Naki ano lang ako, naki Alaska lang ako. Hoy Sid, hindi ako standy. Tunay to, oh, tinan mo boke pa nga yung background eh. Yung standy naman yung we will oh my God, here we go. Ito na mga basher. Mga grabe, dami mga troll. Oo. Baka troll yan, troll. Ah, well, kwento. Baka may mga medyo marami na bubulong na. Baka may hashtag pa na nasa pusod ko si Ryan. Ay, nako, iba pa yan, iba pang kwento yan. Direk, kwento mo na lang sa comments. Oh, para makita ng lahat. Basta ay namin. So okay, so going back. Jimmy nandito pa. Guys, sorry ah. I don't think we're gonna have a continuous conversation here. We're gonna have to address these questions. Ito yung masaya eh. Yan. All right. Going back, sorry, but you were saying. So going back, you were on a PX 150. I had the same bike. I loved it. I think around the same time also. Pre, you know, pre 1999 to. No, pre-yellow cab. Ang PX, yes, pre-yellow cab. Kasi ang PX 150 noon, natandaan ko pa eh, 67,000 pa siya nung yung presyo ng brand new. Tapos sobrang frustrated ako. Alabang base pa yan ah. Oo! Alabang base yan to. Na-visit nga ako eh, kasi hindi ko inabutan yung presyong 52,000. Parang I missed it lang by a couple of weeks. Eh kung, imagine mo, ang laki noon, 1999, yung diferensyang 10,000 mahigit. Ang daming accessories na noon. Okay, so after the Vespa, and you were using it, you were going to school pa? Yes. Oh, so you're using it to go to work? Yeah. Ano pa yon? Ang ruta ko pa noon, coming from Paranaque to La Salle Taft. Ano yun? Dumadaan ako either sa Rojas Boulevard or sa Leverisa. Kasi yun yung tinoconstruct yung skyway eh. So traffic was really, really bad. And even if I, parang ang choice ko lang naman nun was either matulog sa bus or matraffic ng matagal sa kotse or magmotorsiklo. Eh, syempre, sinabi ko na sa magulang ko, sabi ko, ma, pa, you know, it only takes me so and so time on a scooter. Ganon. So, pinayagan naman nila ako. And yun, I would shuttle between school, work, and home on the PX 150. So during that time, Dante and I were dreaming about our first motorcycle, and yeah. You were already on two wheels. And Tilo Dante are with Certain Lucky Monkey. They're going to be our guests next week, and they're going to be donating one of their works
to help the victims of the typhoon, which is going to be really cool. Yeah, so after the Vespa, what was your next bike? I remember, yun, kaya si Dante rin, kausap ko noon sa ano, sa SJ Walk, nagko-compute talaga kami. Siguro mga 97, 98, around that time that you were having the same conversations with Dante. Yun nga, ano ba yung presyo ng Harley? Ang Harley noon, nasa mga magkano ba noon? Back in 98, parang nasa mga 1 million mahigit eh. Kasi importation was impossible. Getting it on a boat and shipping it here, all the taxes would have netted you for a Sportster, parang mga 1.2, 1.3. So yeah, back then, kailangan may kaibigan ka na stewardess, di ba? Para makakuha ka ng piyesa. Hindi katulad na ngayon. you can just order it online. Kailangan may... Go ahead. Parang nagko-compute kami ni Dante, sabi na, sige, kung gumraduate tayo, communications major tayo, malamang sisweldohin natin, ganito. Sa pamilya, ito yung gagastusin natin, ito yung renta, blah, blah, blah. Dapat, sa computation... Wow, responsible. Ilang taon lang tayo nun, iba, 17, 16, di ba? Parang sa computation namin ni Dante nun, parang ngayon pa lang kami nagkaka-Harley. So, by the time we hit 40. But you know, I mean, Lady Luck smiled on all of us, and we were able to get naman motorcycles even before that. My first big bike after the Vespa was a Honda Steed. It was a Honda Steed 600. Tapos ano yun eh? It was the yun lang yung afford ko na cruiser, kasi ang idea ko ng motor noon was a cruiser, kasi yun yung mga motorsiklo na nakikita ko sa pelikula, di ba? Yun yung gamit nila. I actually had a 400cc Shadow. Oh, you did? A Shadow, yep. So the Shadow would be what? A Japanese version, di ba? Tama? Yep. The US version would be the Steed. So yeah, I had the Honda Steed, the 600. And then when I bought the Steed, that bike only stayed with me for a month because I had the good fortune of yun nga, alam ni Coach Toto to eh, yung mga alabang days, yung mga barkada, yun nga, yung may mga barkada tayong mga rider ng big bike, sila mismo yung nagturo sa akin kasi mag-scooter. Dati hindi pa naman uso yung YouTube video, 'di ba? As in literally the first bike I ever rode was the Vespa. I was 19. I didn't know how to operate a motorcycle. Never pa ako nagmumotor. So, pagbili ko nun, dineliver sa bahay, yung kasi dati sa BF nun, yung Vespi Cafe, did any of you guys ever go there? The Piaggio dealer in BF Homes Paranaque, ang katabi nun was a cafe called Vespi. Yung Vespi Cafe na yun, it was owned by Edwin Edrelin, and he was a Vespa aficionado. Pinayo niya yung Vespi Cafe. So lahat ng naka-Vespa, tumatambay dun dati, everybody from the south. And everyone who had a Vespa was welcome there, whether they were from Club 200 or from the Mad Dogs or parang ano pa, ang mga grupo lang yata noon, parang Bikers Unlimited. Konti pa lang yung Bikers group. Unlimited, yep, I remember them. Yeah. So, doon, pagbili ko ng motor ko, doon ko kinuha. It just so happened, there were some Club 200 guys who were hanging out next door, some Mad Dogs hanging out next door, and I was like, how do I learn how to ride the bike? So, sumabay sila. Pag-deliver ng motor ko sa bahay namin, nandun sila. I had the good fortune that Club 200 guys were there, Mad Dogs were there, all because we were passionate about Vespas. Literally, tinuruan nila ako, let's say, on a Wednesday. Tapos, Friday, nag-ride na kami papuntang Tagaytay. Ang ruta pa papuntang Tagaytay na wala. Wow! Walang training, walang practice. Bukas, wala. Tagaytay. Bukas, Tagaytay. Kaya pa lang sasakyan nun. Wala, hindi ah. Mayroon na. Kumpara ngayon. Hindi ka kalala. Parang, tapos ang gloves ko pa noon yung pang-golf. Kasi wala pang tindahan ng ano eh. Ang problema ko sa gloves ng golf,
puro kaliwa lang. Bihira yung dalawa. Nakahanap ako ng dalawa. Ano sa kanya, butas-butas for all ano, 'di ba? For ventilation. Okay, mas kumpas ko ng Dasmariñas Cavite, naninigas na yung kamay ko kasi ang lamig, di ba? So, yun. Ito malaking so, pangalan, anyway. Foot Joy. Yan, ganyan. So, I had the good fortune of, from one of the Mad Dog guys was getting rid of his Sportster. Tapos, ano, sa parking lot, ganun lang nangyari. The guy from Mad Dog wanted the other guy's Ducati Monster. Ano pa lang yun eh, parang isa, dalawa pa lang ang Monster 900 nandito. Wala pa, hindi pa si Access Plus ang nagpapasok nun. Hindi pa Ducati Philippines. Ang nagpapasok pa nun, pa isa-isa. So they wanted to do a trade and then I happened to ride along. I was like, hey, how's it going? Eh sabi nung isang kaibigan ko, si Apollo, sabi niya, oh pare, gusto mo Sportster, di ba? Oh. Oh sige, sayo na tong Sportster ko, pay when able. Ganon. Wow. Oo, ganon ko nakuha. As in, literally, sabi niya, para ma-afford ko kasi yung M900 nung kaibigan natin, kailangan ko ibenta yung Sportster. Eh, ikaw gusto mo. Pay when able na lang. Ganon ko nakuha yung una kong Sportster. That's why I really just got lucky. But, yun, binenta ko yung skin ko pagkatapos. So, I had a Vespa and a Sportster. Tapos, ganon ulit. I had no idea what owning a Harley would mean, but, dapat ngayon pa lang ako, according to my computation, nagkaka-Harley eh. But it happened in 2001. Yeah, I remember. Pero, sila Dante was telling me, si Ryan may Harley now. Parang ingit na yung git. Literally, the next day. The next day, tinext ko si Dante. Pag-ising na pag-ising ko, hoy, punta ka dito. Meron na akong sports car. As in, ni-ride niya talaga. Pina-ride ko sa kanya. So excited, di ba? Parang pare, may sports car na tayo. Yung ganun. So, pangarap so, talaga. You've had a lot of bikes in your, like, since the 1990s up until now. What's in your garage now? And or, well, what first question is, what are the standout motorcycles that you've had? Wait, my wife's in. I'm in my wife's kitchen, and she's right there. Oh, okay. I'm not even sure. You pay when you're allowed. And sometimes it's easier back then. Standout motorcycles. Well, I've had a very good experience with motorbikes. And right now, ang trip ko nasa kasi dalawa yung pinaniniwalaan ko na they're on totally opposite ends of the spectrum. Horses for the courses, you know, meaning track riding, trail riding or street commute, ganyan. Pagka pwede, pwede mo naman punuan yung mga yung layaw na yan. Pero I also believe that there is a unicorn. Unicorns do exist. Okay? And ayan si Toto ang ano eh, si Toto ang isa sa may mga kasalanan na ako na obsessed sa mga adventure bike. Si Toto, saka si Art. Hoy. Ano, hindi ko tuloy mabasa. Grabe yung comment ni Sito. Si Sid na bubuking, oh. Taas mo nga yun, so lang si Sid. Oy, lahat ng motor lahat ng motor sa garahe namin, si Ryan ang mayari. You see, this is what I suffer from friends, okay? This is what I suffer from friends. Lahat ng motor nila, ang deklari, lahat ng helmet at motor at jacket na binibili nila, ang sinasabi nila sa asawa, ay hindi, pina-order lang ni Ryan yan. Ano, pinasabi na sa order. So, ako naman, sige lang, pare, sa tangalan ng pagkakaibigan, gagawin natin to. Ang bayan mo naman, Ryan. Because I think you just gave a motorcycle to Sid for his birthday. Did I? para sa birding niya. Hindi, ano yan? Alam mo yung mga kalahong. Oh, hi, birding!
Oy, oh, ano Sid, papag-usapan ba natin yung birding mo? Sorry. Sorry, mabalik tayo. Mabalik tayo. Yun, si Coach Toto tsaka si Archie Garcia, si Boss Archie from ano, from BMW. Isa sa mga may kasalanan yung mga yan. Kung bakit ako ngayon naniniwala sa existence ng unicorns. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung bakit? Ano? During the time na about a year ago, no, Coach? To? About a year ago? More than pa. More than. Tagal na nun. Nananahimik ako. Ah, ganun na ba yun? Kasi, nananahimik ako sa bahay ko. Ano yun eh, this came from the time when I snapped my knee sa track. So I snapped my ACL. Ayun, ano yun, mamaya, pupunta tayo sa kwentong yun. Ano lang yun, sadyang ano lang yun, sadyang unfortunate event brought about by katangahan. But nananahimik ako sa bahay, Archie and Toto text me that they're dropping by. They're gonna hang out. So we were hanging out in my garage. Ano yun? May dalang GS tong si Toto. Yun, he left his personal bike. So he left his personal bike with me. Say hi guys. Hi, this is Looney. It's my bunso. Hi. Hi. Okay. Yeah. So nag-iwan sila ng GS sa bahay. So, anong nangyari? About a week later, bumalik sila. Balik sila. Sabi ko, pare, may problema tong bike na to. Sabi ni Art, oh, ano? Ang problema, hindi siya akin. Hassle. So, medyo na ano ko na... Parang na nagising ako sa abilities ng adventure bike. So that's currently my unicorn segment. But ang nangyari, ang inabutan ko na, kasi ano eh, since I snapped my ACL, medyo matindi yung therapy. I needed to be able to single leg press. Diba sa gym, diba sa therapy, parang gym yan eh, diba? I needed to single leg press about 500 pounds, which is next to impossible. Kasi ano lang ako eh. I'm about 168, ano ba, millimeters ba? 168, about 5'6", and 150 pounds. Medyo imposible siya sa, ano ko, sa frame ko. Hindi talaga kaya. But I needed that at that time. Sabi ng doktor ko, ganun ang kailangan. So, sabi ng doktor ko, mamili ka. Mababang motor na mabigat, pwede. Or mataas na motor na magaan. So, eventually, I ended up with the GS 1250. That's a relatively tall and heavy bike. Parang ano yun, parang mataas. The opposite of what your doctor recommended. Like... Exactly. Pero ano na yun, by the time, kulit, di ba? Pero 'di ba, parang mga ano 'yun, mga almost a year past na kasi ano 'yun eh, ang dilemma ko, inubutan ko kasi yung the GS 1200 na bibilin mo siya or the 1250 hihintayin mo siya. So, ang ginagawa ni Daddy dito. Ang daming surprise guest. Padami ng padami ah. I had to wait for the GS. Uy. Oh, may surprise guest! Starstruck na ako. You guys take over. I'm at a loss for words. I'm sorry. Wala na, the show's over. Good night, everyone. Hey, Dad. Hello. Hi, everyone. Hello, good evening. Sasali pala ako sa wala na. I'm sorry. My brain has become mush. Like hindi ko na kaya. Like si Bak nga tahimik eh. So anyway, nagre-reflect ako. Okay, let me take a breath.
finally, nakuha ko yung GS1250 na pinag-awayan pa namin ni Archie yun eh. Kasi nung nilaunch nila yun sa Pampanga, sabi ko, uwi ko na itong display na to. Ito na mismo. Ayaw ko na maghintay. No, kasi because nagising ako eh sa adventure bike na comfortable, fast, really major distances covered. So I got the 1250. So ginawa ko siyang everyday bike for about 5 months, I think. By the time I was getting stronger na. Ano yun? So meaning ang trabaho ko kasi sa Itbulaga was going around the barangays. So on any given day, I'd go to Tondo. Tomorrow, I'll go to Nueva Ecija. The next day, I'll go to Quezon. So, kinailangan ko ng motorsiklo na yung magdadala ng mga damit, magdadala ng pagkain, tapos yung makakatawid ako sa mga highway, super highways natin, and makakasingit ako sa Caloocan. So, imagine for 5 months, makakakita ka ng GS na sumisingit dun sa Caloocan, sa Malabon. Every day, that was my daily routine. Ang nangyari lang, I mean, the GS was a fantastic bike. The problem was my knee and my back started acting up. And this was around the time that the KTM 790 was being floated dun sa mga forums. I'm like, oh my God, ito yung gusto ko. Kasi definitely I wanted an adventure bike. Dance, next bike natin yan, di ba? Napag-usapan na namin ni Ryan. So I needed it to be about 100 pounds lighter. I mean, the GS is a fantastic motorcycle, beautiful bike. But for my needs, I needed it to be lighter because the almost 600 pounds of, because every day I was heaving this bike, I was pushing it around parking lots on my own, laden with gear pa. Ano na, nag-act up na yung likod ko. Malakas nga yung tuhod ko because of therapy, but it was my back that was acting up. So I needed it to be 100 pounds or so lighter. That's when I discovered the 790. So that is my unicorn for now. Kasi yun talaga yung workhorse ko. You have the R or the standard? Okay. Okay, that's a very good question. Mukhang both, ha? Mas naman yung bago kayo matuloy sa usapang KTM, nandito lang si Toto, papaalala ko lang. Oo, oh, kailan nga, alam ni Toto. Every week oh, yung R. No? Si Alvin D, what's up, Alvin? And Paolo Abrera also said... Tito Dugs. Tito Dugs, yeah. Ryan is known as the navigator sa grupo. Ang husay sa route planning. At sa sayawan. Hindi ko alam kung seryoso sa lahat. Hindi ka alam. Pagtababa ng motor. Guys, sayawan na tayo. Guys, yan ang marka ng mga tunay na kaibigan. Hindi mo alam kung pinupuro ka o iniinsulto ka in the same breath. So yun, ano ba tayo? Usapang KTM 790. Ayun, R and S. Okay. R and S. Okay, eto na ang magandang usapan yan. The time that the S was launched, I remember this. I went on a Sunday afternoon para walang tao sa KTM BGC. Parang tanghali pa yung dead hour. Kasi sinukat ko talaga kung ano yung abot ko. Kasi binabasa ko online eh. Binabasa ko ano ba yung abot ko? Ano ba yung I have an inseam of somewhere between 29 to 30 inches eh, parang ganyan. So yung mga pantalon ko 30, pero parang nasa closer to 29 yung inseam ko eh. So it's a major consideration for me. Kasi nga, 'di ba, matangkad, magaan, 'di ba? Mabigat, mababa. So eto na, my heart wanted to get the R. Mm-hmm. But my legs only allowed me to get the S. Yun. Okay. So at that time, sabi ko, At that time, that's the operative statement. At that time, pare, wala pang aftermarket support. Even Touratech didn't have the springs yet. Wala pa silang stock. Kasi kinukulit ko si Archie. Archie, pakitanong naman kay Alvin kung meron na sila nung... Si Alvin is watching. Yeah, Alvin. Pwede makulitin si Alvin ngayon. kinulit ko talaga si Alvin doon. Tapos, at that time, wala pa yung aftermarket seat. Wala pa.
ano, as in, they barely na had the 790 out. So, sabi ko, Sid, look, si Sid was on the market for a GS1250. So, sabi ko, bro, ano, gusto mo ng GS. Sabi ko, makita tayo sa BGC. iuwi ko yung test unit ng 790S. Okay? Kasi, ano yun eh? Sabi ko, sige, kita tayo. Ano ka na lang, nag-grab na lang yata si Sid nun eh. As in, inabot ko sa kanya yung susi ng ano, nung GS. Sabi ko, bro, I know you love this bike and I love this too. But, kailangan, medical reasons na to eh, kailangan ko nito. Mm-hmm. When I rode the 790 home, sabi ko lang kay Sid, give me a few minutes. Pagdating ko sa bahay, ano lang yun eh, tanda-tanda ko yun, from BGC to my home is about 16 kilometers. I texted Sid, okay, papadala ko na sa iyo yung D-dop sale ng GS bukas. Inside, eto na to. This is the vibe for me. Now, you're asking me what I have, the S or the R. Now though, fast forward about a year later, meron na, okay, kasi gusto ko talaga yung R. Si Drew Arellano has the R. He has both the GS 1200 and the 790R. So the last time we rode, I sat on Drew's R. I was like, "Oy, pwede na to. My knee can hack it already." Plus, Seat Concepts has the low seat already kasi sa ngayon, especially in you know, in the new normal, I don't commute on my motorcycle every day anymore. Okay? So, parang ano na lang, parang I commute about 3-4 days a week na lang. So I could get the R, and with the R being sold at such an incredible price because it's ano eh, it's made in the Philippines eh. Yep, yep. I want to get a made in the Philippines one. I want to get the R, and in fact, I just ordered my accessories now for the R. My mission is, okay, so I have the unicorn, right? My unicorn is a 790S. It's a fantastic bike. In a few months, parang takang-taka yung mga service crew sa BGC. Kasi yung tipong literal, galing ako Isabela, ipapa-service ko, guys, pwede bang tapusin nyo na to? Kasi bukas pupunta ako Nueva Ecija. Ganon ka siya katindi. So, now I want to get the R because the aftermarket parts are there for me to be able to enjoy it. Meaning the lower seat, I don't know if I will resort to the Touratech springs, but the Touratech lowering springs are there. So it's there because ang ano ko naman, ang reasoning ko naman is I ride on my own. I need to be able to lift this bike. If I encounter is normal. Which is normal. Uneven surface. Kailangan ko siyang matayo. So that was a consideration. If I would have kept the big tourer, if you know, I ride with the group all the time and people are there to help me out, but I ride solo. So yun, I wanted a lighter travel bike that can do everything, can haul my gear, and I wanted longer travel suspension because ang nangyayari, as in ngayon, yung adventure, pare, sa totoo lang, yung dinidescribe sa mga ibang bansa na sinasabi nilang adventure trail, di ba? Rough roads. Those are normal roads for us, eh. You know, I brought some... Edsa pa lang yun. No, I brought some relief to a good buddy of mine in Provident. I think he's watching. Carlos Samson. And I brought my XADV, my adventure scooter. Dude, that was an adventure. Just getting from Green Hills to Provident, the roads were like 6-inch thick mud. Every day is an adventure in the Philippines. But importantly, now that you have the R, and I think there's several people here like Vin Dancel, and even Dante, is the S up for sale? Okay. Dala mo na lang susi dito, pare. Dala mo na yung susi. Tapos na. Dante, Brad, alam mo naman, sa'yo ako hindi makakatanggi. Anytime, just come over and... Yun! No, and then Dante, pasa mo sa akin. Parang lasonan to, itong podcast na to. Diba? Actually, okay. Nagpapasahan lang tayo ng mga motorsiklo dito. Paikot-ikot lang eh. And then swap tayo, dance.
XADV. Yun. That's a very good question. Is the S up for sale? Now, here's the thing. Wait, my wife's right next to me. Alam mo yan, 790 ko daw for sale. Kasi kung napapadala ko na sa bahay niya. You know, ito kasi how Sid ended up with the GS, the BM. Yeah. So, oh my gosh. Ano ba ito? Dapat pala sa garahe ko na lang ginawa itong padding. Yeah, my mind is melting again. Sorry. Nakabukuhan tayo dito eh. So, please na, magsalita ka lang. Oo nga, hindi. Nawawala tuloy. Nawawala. So it's the S for sale. Now, here's the thing. When I bought all the accessories, I didn't double up yet. Kung ano yung wala sa S ko, yun muna yung binili ko sa R. Because my goal is to make the R as everyday usable for me as the S. Because the S really just, oh, fantastic. Covers everything. Malandi lang ako. Gusto ko lang ng extra travel and gusto ko lang ng R. Diba? Ganun lang ka. Wala namang... Pwede naman kami maghintay, Ryan. We can wait. We can wait a couple of months. No rush, dude. Take your time. Mag-taste pa kami sa ginagamit namin. So, enjoyin mo muna. Pag hinihintay ko na lang yung seat concepts, yung in-order ko sa seat concepts, kasi parang ang labo nung labeling nila eh. Ang sabi nila kasi, if you put this seat on the S, it will ganyan, ganyan, ganyan. So I really wanna, you know, I really wanna test it out. If the R proves to be the super unicorn that I envision it to be, then the S really will end up in DASMA. Patay tayo dyan. Let's give Dance a couple of months to save up, Ryan. So there's absolutely no rush. And but then a couple of months... Pagbintahan ng motor, lumalabas yung mga misis. Lumabas yung misis ko eh. May mga six cents na ata sa inyo eh. Mga... So, parang eh. Alam nila yan. Alright, so... That's the ultimate unicorn for me. Two, you're the only person I know who has an R and an S. That's pretty hardcore, man. All right. Yung mga tipong tanong na ano, ano mas maganda, R or S? Ano, why not both? I-share ko lang yung ano. Ito yung ano. I-share ko lang. The last both. Time me and Paolo went out on a ride, Paolo Abrera, parang nasa bundok kami. Pero pag uwi namin, may seaweed kami sa mga, sa motor namin. Kasi dumaan kami dun sa may ano. I promise. As in, tawa kami ng tawa kasi, bigla kaming nagka-lake crossing kasi dumaan kami sa may San Nicolas, sa may Batangas, sa may Agoncillo, Batangas, around that area. And yun yung part na nag-overflow yung Taal Lake into the highway. Yeah. Yep. So, I think Dino also went through that area and ang bilis mawala yung maha doon. Correct. Kasi parang a week before, when I rode solo, I was on my SMCR, I was on my 690. Sabi ko, okay, pare, sabi ko, nagkapilitan na eh. Imagine mo, may baha. Tapos, may mga binabalsang mga underbone. Sabi ko, teka muna, parang kaya ko to eh. Tingira ko. Eh, parang hindi naniwala yung mga kagrupo ko na biglang may river crossing. Pare, the next week, nagpunta kami ni Paolo, clear, as in ano ha, maaraw, mainit. Yep. May overflow doon. Sila Dino, I think, crossed that area. I don't know. I'm not sure if it's the same day or several days after. Pero, mas malaking tubig na dinawid nila Dino. Ah, week before. Crazy. So, ayun. So you imagine what my obsession is about long travel now. Na parang, if I didn't have that extra travel, if I brought a smaller bike, iikot ako ng malayo. Diba? So, parang everyday riding really is an adventure riding setup na here sa Pilipinas, diba? So, you've been riding saka for over... Maganda yung story ni Ryan na ano yun, no, na nag-i-evolve yung kanyang taste sa motorcycle. Tapos at the same time, diba, unti-unting... Parang technically, nagko-customize siya ng bike sa preference niya. Parang ganon. Parang, ano na lang. Kasi, ano eh,
I was resisting adventure bikes for a long time because, di ba parang, nung mga bata pa tayo, ang tingin natin sa adventure bike, parang sa mga tito. Ano na yan, mga tito na yan. Eh, parang, tito X na tayo eh. Tito na tayo eh. Tito na tayo. There's no fighting it, man. But you know what? Ang daming mga ano, ang daming so many people a lot younger than me are really getting to adventure bikes because they're really legit off-road capable already now. Diba? Yeah, yep. So and so magaling so, talaga KTM. Oo. The best bike is in the world. So, hindi tayo sponsor ng KTM pero kung nakikinig si Dino, we are open for sponsorship. No, but ano, si Buck has my 990 adventure eh. So, oh, speaking of pasahan ng bikes. Yep. That's pretty hardcore. That's a tall ass bike, man. 990 adventure. It's a fun bike. It's a lot of fun. Yeah. I had a good fortune of running with a 990 adventure pre-COVID, and we did this route. We have a route called the 420. Ma-share ko lang, no? Oh, ha, 420. Alam mo yung 420 ride na tayo, di ba? 420 na naman. Eh, come on, guys. Ano na eh, party na eh. Hindi, ito yung, andito yung anak ko. So, it's a 420 ride. It's, yes, sir. Good night, my love. Mm. Good night. Good night. Gucci. There you go. Good night, buddy. Good night. Okay, the 420 ride is a 420 kilometer route. Okay, yes, it's legit 420. Iba na naman kilometers. Kilometer. Iba yung 420 ride namin ni Dante. Kilometrahe pala. Ako hours 420 hours. Yung gas station sa labas ng village namin, doon ako nagpapagas before a ride. Tapos ikot to through Danghare. It's not a unique route. It's just that pinagdugtong-dugtong ko lang yung mga ruta. It will lead you through Danghare and then through Caibiang. Coastal route na to through Batangas. Papunta doon to sa bahay namin sa kabilang side naman ng Batangas facing the sunrise na. So mula doon magla-lunch kami tapos pabalik sa doon sa gasolinahan ko ulit that's legit 420 kilometers. That's why I call it the 420 route. Si Toto, one of the few people na dinala ko doon early on. Kasi ano yun eh, medyo... Paki-pull out na yung comment ni Vin. Okay, what Vin, what happened in Berlin stays in Berlin. Berlin. All right, man. Walang ganyan, man. But I am forever grateful for you guiding me home. Yan lang sasabihin ko. Ah, teka, mukhang mas interesante yan. Pwede bang pag-usapan natin yan? No. Next episode, Vin Danzel. Not so, at all. Yung route na yun. That's actually, the first time I did that route was on a Ducati Scrambler. That's when I had the taste for, Kasi di ba yung mga ang sabi doon sa Land of Joy na mga videos, uy, pwede kang mag-off-road, 'di ba? Pwede kang mag-ano. Mm-hmm. Sabi ko, I've never ridden off-road prior to that. So, sabi ko, sige, there's a route that I imagine na pag pinagdugtong-dugtong ko will lead me to my house in Batangas. So, true enough, it proved to be a very challenging route because you'll enter, I don't know if you guys have ridden the Lobo Loop, right? From the lighthouse. From the lighthouse of Malabrigo down to La Ia. Kasama si Toto sa Turatec Adventure Ride. Yeah, kasama si Toto. Ayun. So, it was a 40 kilometer, nung time na yon, nung first time namin ginagawa nila Toto, 40 kilometers of dirt road yan and mud. Pare, I remember, I was with Jingo Hervas, who's a solid mountain biker and a dirt rider.
So, i-introduce niya sa akin yung mga routes. Sabi niya, pare, dito tayo lulusod, dito tayo lulusod. Hanggang sa nabuo ko yung 420. Then, next time I went on it, ang niyaya ko si Miguel Bichara. Hardcore yun eh. So, nung time na yun, hindi pa buo yung bahay ko sa ano, hindi pa buo yung bahay ko sa Batangas. Ano pa lang, all we had was sa Kubo, sa San Juan. So when I brought Miguel, sabi niya talaga sa akin, excuse my part, wala nandiyan pa ba si Sophie, magmumura ako eh, pero just describe Miguel. Sabi niya talaga, puta pare, where the hell are we? Kasi kinoconstruct yung daan. Tapos we were ending up in single tracks. As in mountain bike routes, kasi every time naglilipo yung ruta, we were literally lifting the scrambler about face namin kasi there was no area na ibabalik. So we were lifting the scrambler. Puta pare, you better be careful who you bring here, Ryan. Ganun si Miguel, diba? Kung so, malutong talaga magmura yun. So habang nandun kami sa Kubo ko, dun sa Tabindagat, puta pare, that's a fantastic ride, but shit, man, you better be careful who you invite. So the next time, I rode again, si Manu na, with 690 enduro na. 90. Tapos, sumama si Toto. Andito si Toto. Toto, ang dinala niya, XR1000. On slicks. Si Toto, any bike with Toto is an off-road bike. Any bike. Oo. Tapos, ano ba to? Teka. To, that's just the same ride we were with Ray relatively, yeah, diba? Yeah, with Ray. So Ray was Miguel. There with us. Archie. Miguel was Archie. There with us also, diba? Archie Garcia was there. So eto na naman kami. Pare, umulan. Pare, eto na. Tapos, adventure, ano pa, the 690 enduro R of ano of Manu was acting up, so like, oh no, we had to leave it. Nangato kami ng bahay Swerte yung bahay. Pare, eto na. Pag nakatok namin yung bahay kay Christopher De Leon pala. Hindi ba makatarada? Nahiya talaga ako. So excited, ah. Yeah. Oo. Fantastic kwento to, pare. So, eto na. Si Manu, sumakay sa XR1000 ni Toto. Ito naman si Coach, on slicks pa, binabanatan ng walang hiya. Anak ng teting. Silang dalawa ni Manu, backride si XR, madi-madi, lahat kami, hirap na hirap sila, petix lang, oh. Siyempre, Coach Toto, yan. Ito na. Paakyat, natatandaan ko. Talagang umaandar yung mga motor namin ni Ray. I swear, pagilid siya. Ito yung ruta, no? Pag ganito kami umandar. Ganun ka-slick. Ano to, ha? Diretso yung manibela mo, ha? Diretso yung manibela mo, pero ganito umaandar pa akit. Nagdi-drift. Pagdating dun sa isang peak, sabi talaga na sa akin ni Ray, Ryan, ano bang kasalanan namin sa'yo? Ba't mo naman kami diretso? Hindi ko matandaan anong bike yung dala ni Ray nun, eh. Pero we had the most fun times on that route. And eventually, hanggang sa yung brat pack, dinala ko na doon. That was every time, there's always a disclaimer na parang, hey, you know what? There are risks. Kasi meron pang time na sunny ride. Tapos, ang sabi ko sa asawa ko, sweetheart, we'll be there by 1 p.m. Please have the lunch ready. Pare, 4 p.m. na, wala pa kami doon. Huli ako nag-text sa kanya, nasa Malabrigo ko. Handa na kami, give us about 30 minutes, we'll be there. 4 p.m., wala pa kami sa bahay, nagte-text na siya kasi, pare, eksakto paglabas namin na Malabrigo, eto na yung patak ng ulan. Pare, si Chuck Norris nag-aabang na doon, no? So, ano to? Ako, si Sid, si Drew, si Javi, tsaka si Archie. Yun yung ano, dinadaanan namin, Mount Uy-Uy. Kaya tinawag na Mount Uy-Uy yun kasi wala kang maririnig sa comms mo kundi Uy-Uy-Uy-Uy! Yun pala yung Mount Uy-Uy. That's the one.
Yun na yun. Yun yung Mount Uyuy. Pare na doon si Chuck Norris. Wala ka na magagawa. Pag when, once he trains his scope on you, you're done. Okay, pare, so that's the story. Doon naiwan yung swelas ng bota ni Direk Sid. Okay, so, all right. Kami, full circle. Lahat kami bumagsak, pero si Sid, talagang yung R90 niya, nakatayo. Nawala lang yung swelas niya. Pero pagkatapos nun, kahit mainit yung Coca-Cola, binabanatan niya dun sa tabi ng daan. As in, sari-sari store kami, mainit na soft drinks, binabanatan niya. We thought we were gonna have a heart attack because of that ride. I swear. Pag-uwi namin sa bahay namin, yun na, beer agad. Dance, we know where your the first ride with your 790 S will be. 420. Game. 420 tara. Ride. Yun na, yun na. 420 na agad. Pero parang hindi ko yata kaya yung Mount Uyuy. Yeah, wala mo lang. Although last week Dino rode that route, parang may matinding landslide yata. So I don't know if that would be available in the next few weeks. And of course that's what I admire about the municipality of Lubo. They've been keeping it ano talaga quarantined, no? So kami, we've attempted to do this route, but we couldn't kasi may mga checkpoints. And you know, you respect the LGU's mandate. Pero although sila pinapasok. Pero it's going to be a couple of months naman. It's going to be a couple of months before Dante gets the 790. So no worries. By that time, okay na siguro. Clear na lahat. Ano, Dance? Padala ko na dyan. Lang yaka kayo. Pwede rin. Pwede rin. Lang yaka kayo, pwede rin. All right. So, but speaking of Dante, the reason Dante is here today is because he's going to be our guest next week with Sila Nolly. And 13 Lucky Monkey is going to be doing something really, really awesome. They're going to be donating one of their pieces, and we're going to be auctioning it off to help the people affected by the typhoon. So thanks a lot, Dance. We super appreciate it. Any sneak peek? Anything you want to share? Actually, favorite ko to. We just have to figure out the details. Mechanics. Oh, pero yeah. Ideally, parang maganda raffle. Parang anyone can join basta as long as you donate. Diba? So, this is the veiled lady. Sola, can we maximize Dante? Yeah, so. Or Nikai? Yon. That's the veiled lady. So, sterling silver plated in gold. Willing to resize if you win it. I'll resize it to your size. So beautiful. This is available in Dover Street Market, Japan, London, and New York. And Tunay Na Rider. We'll chat about it. Thanks, Dance. We super appreciate it. Thank you. Thanks for having me. Yan. So, mukhang nagbibid na yata si Ryan eh. That's size 6. May DM. Size 6. Palit 790. Size muna. Para size 6. Alright. Size 6 ba yan, Dance? Size 6 ba yan? Oh, no. Okay, sinusukat na. Size 6, 790 yata to. Okay. Size 8 siya ngayon, pero pwede ko naman i-resize sa 6. So, yun. Yan. We're big fans of 13 Lucky Monkey. Our whole family. Oh, labasan na ng 13 Lucky Monkey. For my parents' 50th wedding anniversary, they had a bracelet done. Yeah, thank you. I haven't thanked 13 Lucky Monkey for accepting that job. And, of course. And then my parents and my brother, when they celebrated the 25th anniversary, they had a silver naman na. Thanks, man. You're welcome. Awesome. Thanks a lot, Dance. Man, you're hopefully, you know, we're going to help a lot of people with that. Yeah. Game. All right. Now back to our regular programming. second to the last question. Ryan,
you've been riding for over 11 years, right? Over a decade now of riding. You've shared with us some of the epic rides you've gone through and tortured your friends with. For you, what is like the most epic ride that you've done? Like, you've gone to the Himalayas. Personal. You've gone to, yeah. Personal. Yeah. Yeah. Oh, ako ano, the most, pare, kasi yung relationship ko sa motorcycles, umikot na siya eh, from being a todo poser to the todo suplado, di ba, na rider, hanggang sa ngayon ano na eh, yung understanding ko sa motorcycles, pare, I in fact since I watched Sid's guesting on your show, napaisip ako, ano ba yung tunay na rider, di ba? Napaisip talaga ako. Kasi, yun, ano yung mga epic ride? You know, for me, I'm not exaggerating every time I say that when whatever ride it is, whether it's a commute, whether it's a long ride sa ibang bansa, or dito sa sariling bansa natin, an epic ride is the ride that I make it home safe to my family every time. I never forget to say a prayer every time I board my motorcycle, whether I'm attacking Cardung La Paz, whether I'm in the PCH, or whether I'm just going to the Itbulaga Studios in Cainta. Really, yung relief ko pag-uwi, yun talaga yung epic ride to. Anytime when I'm on two wheels. Just the other day, I took two of my motorcycles out. Nag-ano lang ako, nagpainit lang ako ng langis. Skyway, Makati, balik. Tapos pagbalik ko, sumakay ako sa isang motorsiklo ko. Umikot lang ako sa BF Paranaque. Literal, ikot lang. And pag-uwi ko, the ideas that I had were flowing. Yung gratitude ko for everything, for the world, basically was flowing. So every ride I make home is an epic ride, pare. It just sounds like bola, but that's my current state of mind right now. Every time I make it home is epic. You know what? I think most riders, Tunay Na riders, can relate to what your answer. It's a great answer. I can't think of anything. I mean, Vindanzel, amen. Me too. Just like you expressed it. Agree. Dante, kailangan mas maganda yung sagot mo next week, ha? Kaya nga ako nandito para matuto ako eh. Yung year-ender, may premyo yung may pinakamagandang sagot. Alright. So, on that note, it's time to give away stuff to friends. Sola, can we load the wheel? Wheel of Fortune. Okay. BMW you cap. Thanks, Don. See you next week. Thanks, boys. Thank you. Man. See you. All right. And the winner is Cornelio. Boss, what? Kilala niyo? Tama. Oh. All right. We're going to have to ship that. We're going to have to. Again, we just give stuff to friends. This is the show. Hindi kasi bumibili ng Triumph eBay. All right. You guys want to do another? We still have the Kawasaki stuff. Loot bag ng Kawasaki. All right. One more. Bugsy Zamora. I hope you're from Davao because the Kawasaki bag, loot bag is coming from Davao. Alam mo, asawa. All right, and one more, Turatec, since nandito si, ano? Nandito si Toto and Alvin. Let's give away something from Turatec. You know? How many times has Gilbert won? Siguro may tatlo na siyang turatek na damit. Tatlo na yata. Alright. And that's it, man. We wanted to, ano, we had technical difficulties earlier. We wanted to start with the intro. I don't know. Closing yung OBB natin. Can we show the... Wait, hold on. G.
Okay. Buck? Oh. Hello? Ito na. Buck. Panahon na. Ilabas yung ating obra. Parang nawawala obra. Ako. Yon, may OBB yun. Na kami. What do you guys think of that? Talaga nga. Ano. Ba't parang laki ng boobs ko ron? No backpagos were harmed in the making of this video. gusto ko yung shorts, ha? Yung tunay na rider shorts? hindi pa. Yung Versace, hindi yun. Oo. Oh. All the gear, all the time. Buck. Dapat ano, do not follow our, ano, we just did that for the OBB. We do not condone riding without full gear. CGI yun, hindi kami yun. Supervised by professionals. Naku, nagalit si Alvin D. Oo nga eh. Wala kang knee pads, lagot ka. Lagot tayo kay Alvin. Uy, pwede ba maki-shout out? Pwede ba ako maki-shout out? Go for it, man. Yeah, I'd like to shout out to the Brap Pack and to Jingo. Jingo Hervas is tuned in. Teacher Mel is tuned in. Gilbert Diwa, my friend from when we were kids. Finally, he got himself so happy because it's during the pandemic, he got himself a new motorcycle and yun, Gilbert, ride safe, buddy. Ano kasi yun eh 'di ba parang sa ngayon I couldn't believe that that my excuse to my parents na the best way to get around is a motorcycle is kind of true in 2020. I mean what used to be a lie I told my parents is now actually a fact of life. it's just a motorcycle just makes it so much more real for us to be able to move around in this new normal. So, to all the new riders out there, good luck, and I hope you enjoy the riding that it affords us. All right, thank you so much. Teka. What? Wrap up na tayo. Teka. Ito ha. Batiin muna natin ng happy birthday si Ibba. Hoy. Wag na. Birthday niya last 2 days ago ba 'yon? November 14th. Galing mga kasama. Baby. Oh. May mga kasama ako sa ano, sa industriya namin. Ay po. Nag-send ng ano ng ng birthday ano, ng pabate. I-play natin. So lang, nandiyan ba yung mga ano, pinadalang video? Sir Ibba, happy birthday. It was a pleasure working with you. It's also an honor to have introduced something new to the Filipino concert goers here in the Philippines. You're the best and I couldn't be more proud. Grabe naman. Grabe naman. Tulog pa dapat ako, pero dahil birthday ni Ibba, magigising ako. Ibba! It's Sam YG wishing you a happy, happy birthday. Always remember, in times of uncertainty, nothing is certain. God bless, be safe, and I'll see you soon. Tulog ulit ako. Good night. Hey, Ibba. It is Sean Astin here. Hello. Even though it may feel like we are in the upside down right now, just know that there is some good left in this world. And it's worth fighting for. Oh, and Goonies never say die.
Gumawa. Gumawa na po. Drama na po ulit. Si Ibba pinipigil na yun eh. Pero tira mo, pagkatala yun. Iyak na Ibang leveling sa birthday mo, Iba. Are. The best yun. Sa lahat ng greetings, the best yun. Happy birthday, sir. Thank you. Nga, from Sam YG to Sam Gam Gi, man. Thanks, guys. I'm super touched. And on that note, man, this is probably like the craziest, most awesome show we've had. Thank you, Ryan. You rock. Kahit walang utong. Disappointed si Sid, tsaka si Paolo and Javi. Disappointed sila. Never saw this part 2. Kaya ako nag-itim para walang baktong. Uy, meron doon sa ano ah. Meron doon sa OBB ah. Hindi nga lang kay Ryan. Thanks, Toto, for dropping by. Thank you. Kasi napabili lang ako ng suka eh. Eh, napadaan lang ako dito. Baka hinahanap na nga ako eh. Ay, Toto, yung suka mo. Yari. So, let's bring everyone on the 420 ride. Yeah, sige. Let's bring everyone on the 420 ride. And since it's... I feel like it's gonna be a big group. We can split groups, no? Diba? Yeah, pwede. Pag ano, pwede, let's be happy. Tara, game, ano, let's do it. Ikot natin doon. So, yeah. They will know what yeah. we're talking about. Kung ano yung 420. Yeah. Legit yeah. talaga yun. Parang mahirap to ipaalam sa magulang ko, ah. Ma, magpo-420 ride lang ano, niya. Sama si Buck. Everyone is familiar with. There's nothing unique about this route. It's just that pagdugtong-dugtong mo siya, you wouldn't realize that there's a half day ride that epic within our own backyard. At least in the south. Marami pa yan. Sa east, meron pa yan. Si Toto, alam niya rin yung mga route sa east, sa north. Pero ito yung pinaka-accessible sa atin. I told Jay Taruk about this already, and it's a route we'd be happy to share with everyone. Let's do it. I'm down. Again, thanks Toto. Thanks Ryan. Thank you so much, Judy Ann. Like, I'm sorry. Like, with Ryan, parang okay lang ako eh. But when, I mean, like, speaking of Judy Ann, eto si Paul Rosal, yung nag-high back pago sa akin. Classmate ko to nung high school. Okay? Meron tong notebook nun ni Judy Ann. Kaya na. Ipapasa ko yung earphones. Hello, good evening. Good evening. Sorry, hindi ako starstruck with Ryan, but my brain went to mush when you showed up. Thank you for gracing our little podcast. Yung mga viewers natin, yung mga tropa lang namin. It's ridiculous. Nangungulit lang ako. Tsaka sweetheart, nga pala, yung mga motor sa garahe ko, si Sid, si Paolo, si Javi, si Drew, si Odi, tsaka si Todi ang may-ari nun, ha? At tsaka si Dante. At tsaka si Dante. Si Dante talaga yun. Pwede natin, pwede ipahiram sa iba yun. Yan, sa kanila. Thank you so much, everyone. Dante also. Awesome episode. This is like the best so far. Birthday pa. I'm so grateful to you guys. I love you all. Good night, everyone. This is awesome. I love you. Bye. Good night.